estafa case na lumabas yung naagapan. Dahil wala kang pera, pera talaga nung time. Wala kang pera, pera. Pero kung may pera ka, hindi ka makukulong. Exactly. Imagine mo, dati problema ko, paano ubos yung pera ko. Ngayon, dumating yung point ng pagpiyasa ko. Eh, sa akin din, wala kang kaibigan para piyasa. So, yun bro, yun yung sasabi ko na wala akong failure action. If I surrender, that's the only time I'm afraid of. Who influenced you sa buhay mo? Bilang ikaw, sino yung mga tao tingin mo naka-influence sa iyo? Kung bakit merong Jun K ka na? Ako, I owe this time talaga. I owe this, siguro itong sabihin ko na eh. Naka-influence talaga sa akin. Si Franz Miller. Tapos si Eddie Chai. Yung dalawa talaga yung nag-push sa akin. Marami silang mga tagang binitawan ng araw. Na hindi ko malimutan din. Nung time na nag-fail ka, ilan yung mga kaibigan mo na tinulungan ka, sabi, don't give up? May mga tao bang tumulong sa'yo? Meron, pero wala, wala pang sa dang-dang taong napitan ko siguro mga apat lang. Apat na gali magtao lang tumulong sa akin. Hirap talaga. Pag wala kang pera, mahirap talagang kumuha ng kanya. Ano yung favorite quotations mo? Or words of wisdom na tingin mo, ting mahal na mahal mo pag naisip mo itong mga katagang to, lalo kang nangigig. Yung word of wisdom na pwede ko sabihin na maaring quotation o maaring quotation mo sarili. Dalawa lang gusto ko, dalawa lagi. Don't give up, tsaka don't waste time. Dalawa lang yun ang pinaka... Okay, word na never give up. And don't waste time. And don't waste your time. Okay. Kasi ano mo... Ba't mo nasabi? Ba't mo paborito? Yun na naman ang common sa lahat. Lahat ang tao pare-paras na. Umiiyak, nalungkot, kumatawa, na problema, humihinga, kasi pare-pare sa lahat. Pero kakatalon tayo doon sa oras kung saan humibigay. Pangalawa, yung bakit ko sinasabi doon sa yung don't give up, lahat nga pare-pares eh, pero the moment kasing nandun doon yung hindi mo gigiba, sabihin, hindi pa tapos ang laban. Lagi kami hoop eh. So yun yung kaya mayaman sila, yung oras nila is sa iba diyan nila. Miserable buhay nila kasi yung oras nila sa iba diyan nila. Kaya magkaiba sila ng buhay. Tapos yung giving up, yung mga tao kasing successful, yun lang ang meron sila na wala iba. Na they don't give up. Kaya habang di gumigive up, so tuloy ang laban. Yun yung dalawang paborito ko na natingin ko na pere-pere ang kodas na ang time habang mayroong oras. Kasi tignan mo, ilang tao ang kasayang oras? 10 minutes pinapalampasan pa ng kabog-abog. 1 hour pinapalampasan na. Pero ganong kahalaga yung 5 minutes na naghihingan mo? Ganong kahalaga nila 5 minutes na humingi pa ng extension para matayo pa yung sabihin niya sa mga pero iba siya sa inyo ng 5 minutes. Yung iba naman, nandodon na, konti na lang, eh gumiba. Sabihin na, wala po. So,
yun yung tingin ko ang most powerful occasion na tingin ko na never give if, up. If meron ako na nitrang 3 seconds mm-hmm. bago maputuloy niya ako, sinasabihin ko, don't waste time, don't give up. Ito na yung huling tanong ko sa iyo, Jun. Any inspirational tips for the readers? You should learn from the experts. Learn from other people's mistakes. And you accept yung mga bagay na yung mga mali mo. In short, kahit saan siguro dumating yung buhay mo, dapat humility pa rin makita sa'yo. Dahil, marami tayong mga leaders na ano eh. Na maraming gumigit ng malaki pero hindi marunong makinig. Ang problema doon bro, paano pag dumating sa panahon sila naman ang dumanas mo sa mga baka na sila makalampas. Dahil hindi lahat ng mga galing na nababangkrap ay nakalusot ulit sa problema. Yung from zero tapos kumanda buhay, well, mahirap yun. Pero yung mabangkrap ka at makabangon ulit, doon ka masubok. Mas makaiba yun. Mas mahirap yun. Kasi, mapapangan mo siguro from zero na yumaman ka. Pero pwede gawin natin ba yun? Pero yung mabangkrap ka at makabangon ulit, ay hindi ko masabi kung makabangon ko sila. Dahil doon, sobrang masalim ko talaga ito. Talagaan eh. Lahat ata ng pagsuko magagawa mo na eh. Pero ako ay ako gusto. Kaya nga ako nakabangon na dahil hindi ako sumuko. Kaya yun lang siguro masasabi ko sa mga leaders na kami kita ng pera ngayon. Huwag lang sinasubukan ng panahon. Dahil pag dumating sila sa problema nila, I doubt sila yung makasunod. Diba? Totoo naman bro eh. Diba? Ang dami. Ako. Pwedeng pakiulit natin to harap ka sa camera. Yung huling inspirational tip mo, yung humility na. Ika-crap naman natin. Yung siguro, sa lahat ng leaders sa industriya, lalo na yung mga kumikita ng mga ganda ngayon, siguro ang gusto kong iwanan sa'yo is you listen sa mga nauna na. Lalo sa mga taong nauna ng kamalit na kapangon. Kasi kung hindi kayo makikig sa mga taong dumaan na sa dadaanan nyo pala. At pag dumaan kayo doon sa mga dinaanan namin at hindi kayo nakinig ngayon, hindi ko lalang kung makakasot ka sa problema ng dinaanan namin. Kasi yung bagay na wala ka dati at umasenso ka, well, okay yun. But that's only one thing. Mahirap yun. Pero ang mas mahirap, yung makabangon ka ulit pagkatapos mong bumagsak. Yun ang mas mahirap. Kaya kung pwede mo sana huwag na daanan yun, mas maganda. Pero, syempre, minsan part ng buhay yun eh. Dahil ang buhay talaga may tinatawag na ups and downs. Kaya yung mga kinikita niyong perang pagkalaki-laki, ingatan niyo. Ang pera, yung value ng money, mapapahalagaan niyo lang pag nawala siya. Pero pag hindi nawala ang pera sa'yo, hindi mo masabi ang talagang halaga ng pera. So, dinaanan namin lahat siya. Imaman, nawala, imaman ulit. Pero mas may